Tayo po ang lahat. Simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, atin pong ipinagdiriwang ang dakilang kapistahan ng kamahal-mahalang puso ni Jesus. Ang banal na puso ni Jesus, ang dakilang tanda ng wagas at walang hanggang pag-ibig ng Diyos sa lahat ng tao, lalo na sa mga nalalayo at nagkasala. Atin ding inaalala sa araw na ito bilang isang araw ng pananalangin para sa ikapagpapabanal ng mga pari. Isama natin sa ating mga panalangin sa banal na puso ni Jesus na kanyang laging ilapit sa kanya at gawing matapat ang lahat ng mga obispo at ng buong kaparian. Upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin muna natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong sa pagpaparangal namin sa puso ng anak mong minamahal, ngayong ginugunita namin ang kaniyang pag-ibig na aming pinakikinabangan, kami naway pagindapating madaluyan ng naguumapaw na batis na mga biyayang iyong bigay. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Oseas. Ito ang sinasabi ng Panginoon. Nang bata pa ang Israel, siya'y aking minahal na parang tunay na anak at inilabas ko siya sa Ehipto. Ako ang nagturo kay Ephraim na lumakad. Kinalong ko siya, subalit hindi nila alam na ako ang nangangalaga sa kanila. Pinatnubayan ko sila ng buong pagmamalasakit at pagmamahal. Ang katulad ko'y isang nag-aalis ng busal sa kanilang bibig. At yumuko ako upang sila'y mapakain. Nagtatalo ang loob ko at nananaig sa aking puso ang malasakit at awa. Hindi ko ipinadarama ang bigat ng aking puot. Hindi ko na muling sisirain ang Ephraim, sapagkat ako'y Diyos at hindi tao. Ang banal na nasa kalagitnaan ninyo at hindi ako naparito upang magwasak. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. May galak tayong sumalok sa batis ng manunubos. May galak tayong sumalok sa batis ng manunubos. Ang Diyos ang siyang nagliligtas sa akin. Tiwalang tiwala ako at wala muntimang pangamba, sapagkat ang poon ang lahat sa akin. Siya ang aking awit, ang aking kaligtasan. Malugod kayong sasalok ng tubig sa batis ng kaligtasan. May galak tayong sumalok sa batis ng manunubos. Magpasalamat kayo sa poon, siya ang inyong tawagan. Ipaalam ninyo sa mga bansa ang kanyang ginawa. Ipahayag ninyo ang kadakilaan ng kanyang pangalan. May galak tayong sumalok sa batis ng manunubos. Umawit kayo ng papuri sa poon, sapagkat kahanga-hanga ang kanyang mga ginawa. Ipahayag ninyo sa buong daigdig. Mga anak ng Siyon, umawit kayo ng buong galak, sapagkat nasa piling ninyo ang dakila at ang banal ng Israel. May galak tayong sumalok sa batis ng manunubos. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga kapatid, ako ang pinakahamak sa mga hinirang ng Diyos. Gayon may, minarapat niyang ipagkaloob sa akin ang gawaing ito. Ipahayag sa mga hintil ang mabuting balita tungkol sa masagana at di malirip na pagpapalang nagbubuhat kay Kristo, at ipaliwanag sa lahat kung paano isasagawa ang lihim na panukala ng Diyos. Ito'y matagal na panahong inilihim ng Diyos na lumikha ng lahat ng bagay, upang sa pamamagitan ng simbahan ay maipakilala ngayon sa mga pinuno at mga may kapangyarihan doon sa kalangitan ang walang hanggang karunungan ng Diyos na nahahayag sa iba't ibang paraan. Alinsunod ito sa walang hanggang panukala na isinakatuparan niya kay Kristo Jesus na ating Panginoon. Dahil sa ating pakikipag-isa at pananalig sa Kanya, makalalapit tayo sa Diyos ng panatag-an loob. Dahil dito, ako'y naninikluhod sa Ama,
na siyang pinagtutularan ng pagkaama sa bawat sambahayan sa langit at sa lupa. Hinihiling ko, ayon sa kanyang kayamanan at kadakilaan, na palakasin niya ang inyong buhay espiritual sa pamamagitan ng kanyang espiritu. Naway manahan si Kristo sa inyong puso sa pamamagitan ng inyong pananalig sa kanya upang sa inyong pag-uugat at pagiging matatag sa pag-ibig, maunawaan ninyo kasama ng mga hinirang kung gaano kadakila ang pag-ibig ni Kristo at naway makilala ninyo ang di matingkalang pag-ibig na ito upang mapuspos kayo ng kapuspusan ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Nooy araw ng paghahanda. At ayaw ng mga Hudyo na manatili sa krus ang mga bangkay sa araw ng pamamahinga. Sapagkat dakila ang araw ng pamamahingang iyon. Kaya't hiniling nila kay Pilato na ipabali nito ang mga binti na mga ipinako sa krus at alisin doon ang mga bangkay. Naparoon nga ang mga kawal at binali ang mga binti ng dalawang ipinakong kasabay ni Jesus. Ngunit pagdating nila kay Jesus at makitang patay na siya, hindi na nila binali ang kanyang binti, subalit inulos ng sibat ng isa sa mga kawal ang tagiliran ni Jesus at biglang dumaloy ang dugo at tubig. Ang nakakita nito ang nagpatotoo. Tunay ang kanyang patotoo at alam niyang katotohanan ang sinabi niya upang kayo'y maniwala. Nangyari ang mga ito upang matupad ang sinasabi ng kasulatan. Walang mababali isa man sa kanyang mga buto. At sinabi naman ang ibang kabahagi ng kasulatan, pagmamasdan nila ang kanilang inulos. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo na po ang lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Mapagpalang araw po ng Poong Jesus Nazareno sa inyong lahat. Palakpakan muna natin ang ating mahal na Senyor. Dugo at tubig. Ito po ang narinig nating lumabas sa sinibat na tagiliran ni Jesus. Dugo at tubig.
Ngayong araw na ito, atin pong ipinagdiriwang ang kapistahan ng banal na puso ni Jesus. O sa Ingles, the feast day of Sacred Heart of Jesus. Tingnan niyo po sa ating harapan, mayroong imahe dito ng banal na puso ni Jesus. At ito ang ating pagninilayan sa araw na ito. Ating uunawain kung paano naging banal ang puso ni Jesus. Gamitin natin yung dalawang bagay na lumabas mismo sa puso ni Jesus, ang dugo at tubig. Nung nakapako si Jesus sa krus, inabot ng araw ng pamamahinga. Kaya nga, ang gusto ng mga kawal at sundalo, baliin ang binti o ang buto ng mga nakapako. Pero pagdating nila kay Jesus, patay na siya. Kaya ang ginawa ng isa sa mga kawal, inulos. Medyo malalim. Sinibat. Ang tagiliran ni Jesus at literal na lumabas ang dugo at tubig. Unawain natin kung anong ibig sabihin ng mga ito. Una, ang dugo. Ito ay simbolo ng buhay. Noong panahon ni Jesus, ang dugo ang ginagamit sa mga pag-aalay mula sa mga pinatay na hayop. Kaya nga sa mga templo, maraming nagtitinda ng mga hayop kasi iyon ang ginagamit na pag-aalay. Dahil para sa kanila, ito yung sakripisyo. Ito yung kanilang kapalit sa mga nagawa nilang kasalanan at kasamaan. Yung dugo ang nagsisilbing simbolo ng buhay. Samantala, ang tubig naman ay simbolo ng paglilinis. Kung babalikan natin yung kwento ni Noe, naalala niyo po ba si Noe? Yung gumawa ng malaking bangka, si Noah, in Noah's Ark. Nagkaroon ng matinding baha. Dahil yun ang paraan ni Yahweh na linisin ang lahat ng kasamaan sa mundo. Grabe kasi ang sama ng mundo noon. Kaya nagkaroon ng matinding baha. Kaya sa pamamagitan ng baha, winalis niya, nilinis niya ang lahat ng mga masasama. At kung babalikan naman natin ang kwento ni Juan Bautista, tubig ang kanyang ginamit para sa pagbibinyag bilang simbolo ng paglilinis ng kasalanan. Kaya ang tubig ay simbolo ng paglilinis. Kaya po, kung pagsasamahin natin ang dalawang salitang ito, ang dugo bilang buhay at ang tubig bilang paglilinis, nangangahulugan ang puso ni Jesus ay banal dahil may buhay na malinis o mayroon siyang malinis na buhay. Hindi po ba ganito ang nangyayari naman kahit sa panahon natin ngayon? Kapag ang isang puso ay may bahid at hindi malinis, lumalabas at nakikita sa ating buhay. Kapag ang puso binahira ng mali siya, sigurado nakakagawa ng mahalay. Kapag ang puso ay nadungisan ng kasalanan, sigurado makikita ang kasamaan sa buhay. Kapag ang puso kinimkiman ng galit, isang buhay na magulo at walang kapayapaan ang kalalabasan. Kapag ang puso nilagyan ng selos, hindi ba, nang lilisik yung ilong mo? Nagngingit-ngit ka. Yung dating ang sweet-sweet ninyo, pag nalagyan ng selos yung puso mo, aba,
Yung nilalambing mo noon, minumura mo na ngayon. O di ba? Ganyan eh. Kapag ang puso nabahira ng dumi, kapag ang puso hindi malinis, sigurado nakikita sa buhay. Hindi natin pwedeng paghiwalayin ang malinis na puso at malinis na buhay. Kapag malinis ang puso, makikita sa buhay. Kapag nakikita sa buhay ang malinis, makikita rin sa puso. Kaya magandang balikan natin ang puso ni Jesus bilang ugat ng kanyang malinis na buhay. Hindi lang literal na dugo at tubig ang lumabas kay Jesus. Hindi lang literal na buhay na malinis ang kanyang pinakita. Dahil si Jesus, kahit anong galit sa kanya ng mga Pariseo at Eskriba, kahit anong pagtataksil sa kanya at panloloko ng kanyang mga alagad, kahit sinibat at literal na sinaktan, dahil malinis ang pamumuhay ni Jesus, malinis din ang lumabas sa kanyang puso. Kung malinis ang puso mo, kahit chinichismis ka, hindi ka apektado. Kung malinis ang puso mo, kahit hinuhusgahan ka, sinasaktan ka, niloloko ka, kung malinis ang puso mo, hindi ka makakaisip ng masama. Ito yung pag-iingatan natin. Huwag mabahira ng dumi ang ating mga puso, dahil sigurado, kapag marumi ang puso, marumi rin ang buhay na lalabas. Ito ang aral sa atin ng kapistahan ng banal na puso ni Jesus, na ang may malinis na buhay, sigurado, hindi lang malinis ang puso, kundi banal. Katulad ng ating poong Jesus Nazareno. Amen. Amen. Magsitayo po ang lahat. Sabay-sabay nating ipahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa mga nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng mga nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga minamahal kong kapatid, makatatawag tayo sa ating Ama ng may pagtitiwala sapagkat binuksan niya sa atin ang kanyang puso dahil kay Kristo. Ating sambitin sa bawat panalangin, punuin mo kami ng iyong pag-ibig, Panginoon. Punuin mo kami ng iyong pag-ibig, Panginoon. Ang simbahan naway maging kapani-paniwalang tanda at kasangkapan ng pag-ibig ng Diyos. Manalangin tayo. Punuin mo kami ng iyong pag-ibig, Panginoon. Ang mga mag-anak naway mamuhay na mayroong tunay na pagmamahalan at pagkakaunawaan. Manalangin tayo. Punuin mo kami ng iyong pag-ibig, Panginoon. Ang mga nahihirapan at nabibigatan sa mga pasanin sa buhay, naway makatagpo ng ginhawa at sa mapagbigay na puso ng ating tagapagligtas. Manalangin tayo. Punuin mo kami ng iyong pag-ibig, Panginoon. Ang mga may sakit, naway makilala ang pag-ibig ni Kristo sa kanilang pakikiisa sa paghihirap ni Jesus.
Manalangin tayo. Punuin mo kami ng iyong pag-ibig, Panginoon. Ang mga yumao naway makatagpo ng walang hanggang kagalakan sa puso ni Kristo. Manalangin tayo. Punuin mo kami ng iyong pag-ibig, Panginoon. Sa katahimikan ating ilapit sa Diyos ang ating mga pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Punuin mo kami ng iyong pag-ibig, Panginoon. Ama naming mahabagin, tanggapin mo ang mga panalangin ito na inialay namin kaisa ng tinusok ng sibat na puso ng iyong mahal na anak na nabubuhay at nagahari magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang di malirip na pag-ibig ng anak mong pinakamamahal upang sa ikapagpapatawad ng aming mga kasalanan, ang iniyahain namin ay maging kalugod-lugod na mga alay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ipasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Dakilang pag-ibig niya ang nagbunsod na maghain ng sarili ng kami matubos, kaya't itinampok siyang nakabayubay sa krus. Mula sa kanyang tagilirang sinibat, dugot tubig ay masaganang dumanak, kaya't sambayanan mo'y dito na banaag. Ito'y ang sangkatauhang naakit sa puso ng iyong anak na sumasagip sa mga dumudulog sa batis ng kanyang pag-ibig. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu ay gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya, pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniyabot sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan
na inihahandog para sa inyo. Kaya hindi naman matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niyang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Broderick na aming tagapangasiwa at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Kayon din ang lahat na mga pumanaw. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakahagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po para sa lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin.
Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Itong nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Oh,
Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pag-alabi nawa ang pag-ibig sa aming kalooban sa pagsasalo sa pagmamahal mo sa pakikinabang at sa aming pagkaakit sa iyong anak araw-araw. Matutuhan nawa naming makilala siya sa katauhan ng aming mga kapatid sa iyong sambayanan. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Paghahandog sa sangkatauhan sa puso ni Jesus. O katamis-tamisang puso ni Jesus, mananakop ng sangkatauhan, masdan mo kaming nagpapatirapan ng buong kapakumbabaan sa harap ng iyong dambana. Kami ay iyo at lagi naming ibig maging iyo. At upang mamuhay kami sa lalong mahigpit na pakikiisa sa iyo, kaming lahat at ang bawat isa sa amin ay naghahandog ng aming sarili ngayon sa kamahal-mahalan mong puso. Marami sa kasawiang palad ang hindi nakakakilala sa iyo. Marami na nagpapawalang halaga sa iyong mga utos ang nagtatakwil sa iyo. O Jesus, kaawaan nawa kami ng iyong kamahal-mahalang puso. O Panginoon, maghari ka hindi lamang sa mga tapat mong anak, kundi na rin sa mga alibughang lumayo sa iyo. Sila'y pabalikin mong madali sa tahanan ng Ama upang hindi sila mamatay sa gutom at karalitaan. Pagharian ka sa mga taong humihiwalay sa iyo dahil sa kamalian at kasalanan. Ibalik mo sila sa katotohanan at pagkaisahin sa pananampalataya upang sa madaling panahon ay makaisa sila sa iisang pananalig at pamamahala ng iisang pastol. Maghari ka sa mga nananatili pa hanggang ngayon sa kadiliman ng pagsamba sa hindi tunay na Diyos. Marapatin mong maakit silang lahat sa liwanag ng iyong kaharian. Sa wakas, pagkalooban mo, Panginoon, ng katatagan at matibay na pananampalataya ang iyong simbahan, igawad ang katahimikan at kaayusan sa lahat ng mga bansa, at bayaang ang magkabilang panig ng daigdig ay umalingaw-ngaw sa iisang tinig. Purihin ang kamahal-mahalang puso ni Jesus na bukal ng aming kaligtasan at sa Kanya'y ang karangalan at kaluwalhatian magpakailanman. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagbabasbas ng Poong Jesus Nazareno. Mahal na Poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mong kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawan nila ang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang lahat na may karamdaman at nahihirapan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na pong ating pagdiriwang, humayaking taglay, ang pag-ibig at kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos!